kayo sa Panginoon. Isang bagong awitin, magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandali digan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney o St. John Marie Vianney, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo, at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso at loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayo na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan.
Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbaba, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit inarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagpasok natin sa isang relasyon o pakikipag-ugnayan, nabawa, girlfriend, boyfriend, tapos magiging mag-asawa, sa loob ng pamilya, pag nagkakaanak,
no, yung mga bata, sa magkakaibigan, sa kumpanya. Mayroong mga panahon na parang hindi natin ma-verbalize, pero mayroong sa kalooban natin na napipigilan tayo. May gusto kang gawin, mayroong kang pangarap na sa tingin mo makakapagpasaya sa iyo, pero yung mga tao sa paligid mo, parang pinipigilan ka. Pwedeng sa iba't ibang paraan na pagpigil, either hindi siya naniniwala na kaya mo o sadyang walang suporta para makaya mo. Kaya para, minsan tuloy nagiging nasusuffocate ka na sa relasyon. Yung nasasakal ka sa relasyon, kaya ang ending, hindi ka nagiging masaya. Tingnan natin, no? Bago nakilala ni Jesus si Pedro maging ang kanyang mga alagad, ang tingin nila sa kanilang sarili, mababa. Mangingisda lang. Hanggang dun lang sila. Kasi yun din ang pagtingin ng mga tao. No? Hanggang dito lang kayo. Mangisda lang kayo. Pero may nakita si Jesus sa kanila. May malaking potential sa kanila. Higit pa sa pangingisda ang pupwede at kakayanin nilang gawin. Kaya nga, no? Nung makilala nila Pedro si Jesus, nang magkaroon ng relasyon, ang ugnayan, nag-iba. Yung bang kala nila hindi nila magagawa, pero nagagawa na nila. Naabot nila yung full potentials nila kung sino sila. Kaya nga dito, di ba, ikaw Pedro, from mangingisda, ibibigay na sa iyo ang susi, ang kapangyarihan, magbawal at magpahintulot. Pero mo yung authority na ibinigay kay Pedro, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Ganun, no? Mas na-develop pa yung kung sino sila, yung talent nila, yung galing nila, na-develop dahil ginabayan sila ni Kristo. May mga pagkakataon nagkamali, no? Pero natuto sila, kaya mas na-develop. Yan. So hindi ko alam kung ilan po sa inyo yung may pakiramdam ba na hindi mo magawa yung tunay na galing mo, hindi mo mailabas yung tunay na galing mo. Kasi mayroon, ito naman yung isang bahagi. Kung si Jesus, hinayaan niya na ilabas niyo yung tunay niyong galing. Si Pedro, medyo nakalimot. Kasi ito yung pagkakamali natin madalas. Na porket tayo na, may control na ako sa iyo. Di ba po? No? Tayo na, asawa kita, asawa mo ko, napipigilan ka na gawin yung dapat na gawin mo na mas ma-develop ka. Ang maganda sana, no? Suportahan. Kasi di ba sabi dito, ito pa yung gagawin ni Kristo. Pupunta sa Jerusalem, ito yung mararanasan niya, pero ito yung rurok ng kanyang misyon . Kaya lang, gustong pigilan ni Pedro. Huwag sanang ipahintulot. Sabi ni Kristo, hadlang ka. Hadlang ka sa aking plano. Ang isip mo, kay Satanas na. Hindi dapat ganyan. So, imbis na hadlangan, sana sa atin po, no? Imbis na hadlangan, ipush mo pa. Lalo na kung pinangihinaan, ipush mo pa, kaya mo yan. Kaya mo pa hanggang sa yung limit talaga. Minsan yung mga bata, yung mga anak ninyo, kapag sinabing gustong maging doktor, sige, ipush mo. Hindi yung, anak, wala tayong pera.
Doon pa lang sa umpisa, hinadlangan mo na, imbis na ma-inspire dahil marami namang paraan para maabot nila yung pangarap nila. Pero bang yung mga encouraging words na kinakailangan, sige, pagsusumikapan natin yan. Kasi pagdating naman ng tamang edad niyan, tutulong din yan. Pero kung sa isip pa lang, sa umpisa pa lang, wag na, iba na lang. Pinanghinaan na ng loob. So hindi tuloy na de-develop yung tunay na dapat na ikaw. Kaya sabi ko minsan na sa relasyon din, girlfriend, boyfriend pa lang, kinokontrol mo na. Hindi tuloy. Yung professional career, kadalasan sa mga babae, no? Yung gusto pang, hanggat hindi pa mag-asawa, no? Sige lang, i-push mo. Kung gusto niyang maging mas successful sa career, sige. Kasi by the time na mag-asawa na yan, magkaanak yan, maiiba ang priority niyan. Pero yung tulungan mo muna, hindi yung tayo mismo walang bilib. Tayo mismo pumokontra. So parang hanggang dito lang tuloy, pupwede pang hanggang dito ang kaya niyang gawin. Ito lang tuloy, napipigilan mo. So nawa, no? Subukan natin, no? At mas tingnan natin yung pag-iisip ni Jesus kaysa ang pag-iisip ng mundo o ng tao. Mag-grow pa tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin. Alam niyo, pinagdiriwang natin ngayon si St. John Marie Vianney, ang patron ng mga pari. So, ngayon ay tinatawag nga din na Clergy Day o Priest Day ngayon dahil kay St. John Marie Vianney. St. John Marie Vianney, bata pa lang, malinaw na sa kanya, gusto niyang maglingkod sa Diyos. Kahit panahon ng gera noon sa France, pero gusto niyang makapaglingkod sa Diyos sa pamamaraan ng pagpapari. Maraming hindi naniwala kay Vianney. Isang aspeto dyan, mahina ang utak niya pagdating sa academic. Mumabagsak, hindi nakakapasa sa Latin, pero nagpursige. Nagpursige siya, aral, sige. Aral pa, kung bumagsak, di aral ulit. Kahit na may mga tao na i-give up mo na yan. Pero naniwala siya sa Diyos, nakakayanin niya. Ngayon, nung inilagay siya sa isang assignment, marami din ang nagtawa. Kasi yung Paris assignment, tinatanggihan ng ibang mga pari. Pero ito, no, itong pari na ito na mahina ang academic sa pagdating sa pag-aaral, siya yung may lakas ng loob para akuin ang mission na ito. At naibangon niya, naibalik niya uli ang pananampalataya ng mga tao doon sa, no, sa parokyang iyon. At ngayon, isa na siyang banal, isa na siyang santo na pinararangalan natin ngayon. Na pamarisan nawa naming mga pari, maging inspirasyon nawa naming mga pari. So, sana po, no? Wala itong edad, bata man, kahit retire ka na sa edad mo, meron ka pang pwedeng gawin. Yung inakala mong wala na, meron ka pa. Baka napigilan lang, baka na-suppress lang yung talent mo. Baka magaling ka pa rin sumayaw, magaling kang magpinta, magaling ka sa arts, magaling ka sa kung saan man. Baka napigilan ka lang. Hindi pa huli para i-develop mo pa ang mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Bihira nating naaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual.
Sa kapisang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng Banal na Espiritu sa pag-akay nila sa atin sa danal ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang, naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway gawing karapat dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakad din na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napopuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Halika'yong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng ain ni Jesu Kristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halika'yong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng ain ni Jesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin na para sa kalwa, uhugas sa mga sala. Halika'yong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Halika nga ituminom kayo ng ain ni Jesu Kristo. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.